Ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay isang organisasyong may makulay na kasaysayan. Simula noong naitatag ito noong ika-isa ng Hulyo taong 1947, ang kawanihan ay pinagtibay ng mga pulisiyang naglalayong mas gawing epektibo at mas malawak ang saklaw ng pagbibigay serbisyo sa sektor ng pangisdaan. Kaakibat nito, ang pagbanday ng makabuluhang direksyon tungo sa mas makabago at mas maunlad na sektor. Sa loob ng maraming taon, tila isang bangkang walang humpay ang pagsagwan upang tahakin ang direksyon sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan. Pinangasiwaan ang mga mahalagang programa at proyektong naglalayong mas lalong maiangat ang kabuhayan ng mga mangisda upang matamasa ang maunlad na buhay bunsod sa maraming balakid na hinaharap. Sa gitna ng maraming hamon sa nakalipas na 4 na taon sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nakamit ang mga dakilang tagumpay na mas lalong nagbuklod at nagpalakas sa sektor. Unang tampok, ang Malinis at Masaganang Karagatan o MMK, the Annual Search for the Country's Outstanding Coastal Communities, na naglalayong kilalanin at gantimpalaan ang mga baybaying komunidad na nagpatupad ng mahusay na pangangasiwa sa yaman ng kanilang karagatan. Kasabay ng pagpapanumbalik ng kalinisan at kasaganahan ay ang muling pagbibigay buhay sa mga ilog at lawa sa buong bansa sa ilalim ng proyektong Baliksigla sa Ilog at Lawa o BASIL. Kasabay ng pagpapanumbalik ng buhay sa mga ito, ang pagpapalakas din ng produksyon sa sektor ng akwakultura, lalong-lalo na sa 5 pangunahing produkto nito, ang hipon, tilapia, bangus, shellfish at seaweeds. Bukod sa pagpapalakas ng industriya ng akwakultura, ay ang mas pinaigting na kampanya laban sa ilegal at mapaminsalang uri ng pangiisda. Kaya naman, tuloy-tuloy ang mga pagbabalangkas ng mga hakbangin ng kawanihan upang matuldukan ang mga ito. Sinimulan rin ang mga hakbangin na mapagbuklod ang lahat ng mga instrumento ng gobyerno upang mas lalo pang mapangalagaan ang ating baybaying komunidad. Bahagi nito ang masusing pagbuo ng mga mahalagang pulisiya, plano at patakarampang pangisdaan sa pamamagitan ng malawakang konsultasyon, kabilang ang pagtatatag ng mga fisheries management areas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng komprehensibong plano ng DABFAR na mas lalong mabigyang diin ang hangaring makamit ang kasiguruhan sa pagkain sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas ng produksyon ng sektor at pagpapaangat ng kabuhayan ng ating mga bayaning mangingisda. Dahil sa pagtutulungan at sama-samang aksyon ng buong sektor, nagbunga ito sa positibong paglago sa nakaraang 2 taon sa pagitan ng 2018 at 2019 kung saan nakapagtala ng positibong pagtaas na positive 1.0% at positive 1.5% sa level ng produksyon kumpara sa negatibong level sa mga nakaraang taon. Mas lalo pang nabigyang din ang mga ito alinsunod sa makabagong pamamaraan ng pangangasiwa sa ating pangisdaan at yamang tubig sa ilalim ng New Thinking Approach ni DA Secretary William Dar. Inspirasyon din ang atid ng balitang bumaba ang insidente ng kahirapan sa sektor ng pangisdaan. Kaya naman, sa 73rd anibersaryo ng kawanihan, ang pagkamit sa tatak ng pinaunlad na serbisyo ay nagpapatibay sa misyon nitong maprotektahan ang pangisdaan at yamang tubig
at tuloy-tuloy na palakasin ang sektor ng pangisdaan. Ang inaasahang bunga nito ay ang katuparan ng isang pangarap sa taong 2030. Ang DEB FAR ay maging isang premyadong institusyon sa pagpapanatili ng likas kayang pangangasiwa sa pangisdaan at yamang tubig ng bansa upang makamit ang kasiguruhan sa pagkain at maabot ang 20% surplus sa produksyon ng isda na mag-aangat sa kalidad ng buhay ng ating mga bayaning mangiisda. Makahulugang pagsulyap sa nakaraan tungo sa sama-samang pagtupad sa isang pangarap para sa sektor ng pangisdaan ng ating bansa. Sama-sama tulong sa pagmula sa pagnapatayo sa bawat asa, tapat na servisyo para sa mamayan at pagmamahal sa ilang bayan.